Isa sa ilalim muli sa autopsy ang labinang Pinay na ginahasa at sinagasaan sa Kuwait na darating na sa bansa mamayang gabi. Ikakasaya ng NBI alinsunod sa hiling ng pamilya na pinangakuan ng ustisya ng mismong ambassador ng Kuwait sa Pilipinas. Yan ang tinutukan live ni Chino Gaston. Chino? Mel, alas 9:30 ngayong gabi, nakatakdang dumating ang eroplanong may dala ng labi ng ating kababayang OFW na si Julie Biranara na natagpo ang patay sa isang disyerto sa Kuwait noong Linggo. Matyagang hinihintay ng pamilya ni Julie Biranara ang pagdating ng kanyang mga labi. Kanilang kahilingan, bigyan sila ng privacy sa panahon ng kanilang pagluluksa. Ayon kay DMW Secretary Susan Ople, hiniling din sa kanila ng mga kaanak na magsagawa ng autopsy ang National Bureau of Investigation. The family gave me permission to also share with you the information that they have requested an autopsy once the remains arrive. So magkaka-autopsy din dito sa Pilipinas to be done, I think, by the NBI. So kaya Sunday na yung start ng wake. Dahil sa gagawing autopsy, sa Linggo pa raw magsisimula ang lamay para kay Ranara. Tatagal ito ng 2 linggo para mabigyan ng panahon ang mga kaanak sa probinsya na makadalo. May ginagawa ring hiwalay na pagsusuri sa kanyang mga labi ang Kuwaiti government. Hawak na nito ang 17 taong gulang na sospek na nanggahasa, nakabuntis, nanagasa at nanunog umano sa labi ng ating kababayan. Wala pang natatanggap ang DMW sa opisyal na ulat kung paano pinatay si Ranara at kung ito nga ba ay nagdadalang tao. Sa isang liham, nagpaabot ng pagkikiramay sa pamilya si Kuwait Ambassador to the Philippines, Musaid Saleh Althwaik. Nangako siyang mabibigyan ng hustisya si Julie B. at mapaparusahan ang pumatay sa kanya. Ipinatatawag na rin daw ng OWA, ang Catalyst International Manpower Services Corporation, ang lokal na ahensyang nag-recruit kay Ranara. Pati na ang kinatawan ng Platinum International Office, ang Foreign Recruitment Agency sa Kuwait. Isa sa mga aalamin sa investigasyon ay kung bakit hindi umaksyon ang 2 recruitment agency gayong nakapagsumbong pa raw si Ranara sa naranasang pagmamaltrato sa kanya ng sospek ilang araw bago siya natagpo ang patay. Sinusubukan naming kunin ang kanilang panig. In this case, nakapagsabi si Julie B. yung fears niya about the son during a phone call last Friday, no, na with the family. Ang nakakalungkot lang kung meron lang sanang mga kahit ilang araw after that na i-report sa amin ng pamilya or ng recruitment agency na may ganun nga mga nangyayari involving the son, we could have done something. We already preventively suspended the employer because of the death of our OFW. No? At sinampahan na rin po natin ng disciplinary action against the employer. And ang possibility po dito is may kakaroon po ito ng sanction ng blacklisting dahil doon sa nangyari pong namatay. Definite na yun na blacklisted. Definite na po yun, ma'am. So, mabablacklist po natin yung employer. Sa datos ng OWA, mahigit 268,000 ang bilang ng Pinoy OFW sa Kuwait at mahigit 7 sa bawat 10 sa kanila ay mga babaeng domestic workers. Nakatakdang pag-aralan ng gobyerno ang bilateral labor agreement ng Pilipinas at Kuwait para mapatibay ang mga proteksyon na ibinibigay sa mga OFWs para hindi na maulit ang ganitong pang-aabuso. Mel, sa kabila ng sinapit ng ating kababayan, walang balak magpatupad ng deployment ban ng ating gobyerno sa Kuwait para manatiling bukas daw yung labor diplomacy at syempre manatili yung koordinasyon sa gagawing paglilitis laban dito sa menor de edad na sospek sa pagpatay sa ating kababayan. At mula rito sa Pasay City, para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.
Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.